Ang farming po dyan sa Pilipinas, hindi naman siya luxurious na business. Mahilig talaga akong magtanim. So, isa yun sa hobby ko. Yun lang naman ang isa sa mga alam ko na pwedeng pagkakitaan dyan. Kasi nakatira ako sa probinsya, may mga konting lupa ako dyan na naipundar. Ang mga tinatanim po namin dyan sa Muntikong Farmville dyan sa Bicol ay talong, sitaw, patubo na rin yung ampalaya natin, tapos yung okra. Ito naman tayo sa farming practices. Bago po ako nagsimulang mag-farming, syempre nag-plan, nag-pray. So yun, first and foremost, I prayed to God na sana okay naman tong maging business na to. Kung magbi-business ka, syempre kailangan mong pag-aralan yung business. So ako, study. So paano ba ako nag-study? Hindi naman ako nag-enroll ng business management in agriculture, ganun. Hindi naman ako nag-aral ng ganun. So nag-aral ako dito sa YouTube, yan, yung mga farmers dyan. May mga pina-follow ako na farmers. Tinitingnan ko kung ano ba yung mga practices nila. Tapos nag-aral din ako paano ba magtanim ng talong, paano ba magtanim ng sitaw, anong nga dapat gawin, mga maintenance, mga problema ang pwede mong kaharapin, gano'n. So, pinag-aralan, pinag-compare ko kung ano ba yung mga practices nila, ano ba yung mga ginagamit nilang mga product para sa maintenance nga ng kanilang gulayan, tapos ano ba yung mga technique na ginagawa nila para mas mapaganda yung kanilang pananim, tapos kung ano ba yung mga variety na, anbaw yung talong, maraming variety ng talong, lahat naman ng gulay, maraming variety yan, so ano bang magandang variety ang itanim, ginagamit namin ngayon yun nga mga ano siya galing sa east west na seeds. Yung talong namin, Calexto F1 po yan. Tamang season ng pagtatanim. Kung tamang timing lang, may buwan din kung anong dapat itanim. So, yun. Inaaral din natin yan. Tapos, kung ano ba yung mga best na fertilizer na gagamitin, best na insecticide or fungicide, bio na insecticide, hindi yung mga synthetic na puro chemical. Isa din po sa practice namin sa pagpa-farming ay gumagamit kami ng plastic mulch. So, ang mulching po, nare-retain niya yung moisture sa lupa pag wala nang masyadong ulan. So, ganyan, pag tag-init na, so, pag nagdilig kayo, at mahigitan nyo, sa loob ng plastic mulching na yan, moist pa rin yan, basa-basa pa rin yan, hindi siya madilis madry. Tapos pag ganito naman na sobrang ulan, hindi binabaha, hindi na i-erode. Tapos ang kakatulong din yung plastic mulching para maiwasan yung paglago ng mga damo. Pag may mga kasama yan na damo, napupulaputan sila ng roots ng damo. Tapos kung mag-fertilizer ka, may kaagaw yung roots. So pag nabawasan yung damo, hindi ka na magagastusan na nagpapadamo pa. Nagpapa-grass cutter pa rin ako, yung in-between lang sa bed. Isa naman sa pinapractice namin ay nagpo-pruning kami. So ang pruning po, ang alam po ng pag-pruning dati, tatanggalin mo sa taas ng gulay para sumanga. So ang pagpo-pruning pala, hindi lang ganon. Ang pagpo-pruning pwede din na yung sa ilalim, tatanggalan mo ng mga dahon na yung bulok ng dahon o mga matatanda ng dahon, tapos tatanggalan mo ng extra ang sanga sa ilalim, yung may kasi sa talong yung pa-Y pruning ang pinapractice namin. So ang talong kasi mayroon siyang parang Y na sanga. So yung any branch na below doon sa Y na sanga na yung dapat tinatanggal yon para yung pagbubunga ng talong concentrated lang doon sa Y na sanga at saka sa mga ibang sanga doon sa taas na yon. So yung mga sanga sa ilalim, yung mga dahon sa ilalim noon, dapat tanggalin para hindi sila nakikipag-agawan ng sustansya doon sa bunga, sa taas. Iba nang ihinayang kasi sayang ng ibubunga. Pero marami na po akong nakita ng mga vlogger na nagtatanim ng talong na ganun nagwa-Y pruning sila kasi nga subok na nila na mas marami ang bunga pag nag-Y pruning ka kaysa sa hindi ka mag-Y pruning. Tapos ang isa pa po noon, pag mag-spray ka na, kasi wala nang masyadong sanga, wala nang masyadong dahon sa ilalim ng talong, mas nakakatipid ka, mas madali mong ma-sprayan yung sa ilalim ng talungan kesa kung maraming sanga doon sa ilalim. Yung mga dahon na yan, yung mga sanga yan sa ilalim, so pag umuulan, so baka may mga fungus yan dyan sa lupa, tumatalsik pa doon sa puno, so nagiging dahilan pa siya na pwedeng magkaroon ng sakit yung halaman. Weeding, yun. Weeding, hindi wedding, nakasal. yung damo, nakikaagawan pa sa nutrisyon na binibigay naming fertilizer. Tapos, nagtatago dun yung mga insekto.
Balag, yun. Isa pa sa ginagawa namin, nagtitrellis kami. Nagbabalag kami sa talong para tatalian siya, may suporta. So, pag umulan man, hindi siya dadapa agad. So, gumagamit kami. Regular yan. Weekly. Panglaban sa mga insekto. Weekly. Kaso, ang problema naman dahil maulan dyan. Minsan, talaga araw-araw yung ulan. So, hindi ka makapag-spray. Kasi, pag nag-spray ka, dapat hindi naman uulan. Kasi, mawawash out lang yun. Sayang nung spray mo. Sayang nung gastos mo. Tapos, sayang nung pagod. Kaya ako nagagalit na ninanakaw lang yung aming tanim. Dahil, ginagastosan po namin yan. At wala pa man lang nga akong nahahawakang pera dyan. Nauuna pa yung magnanakaw. Isa din, dapat na i-practice nyo yung i-hire nyo yung pinagkakatiwalaan yung tao. Siyempre kasi yung magtatrabaho, dapat may malasakit din sa tanim nyo, hindi yung puro sahod lang ang iniisip, di ba? Nabanggit ko na kanina, number one dapat yun, pray and pray. Only God knows, only God can help us. Pray for guidance, pray for protection, isend sana ni God yung angels niya sa ating mga pananim. Hindi ko po pinopromote, pero ibabanggitin ko lang yung mga ginagamit ko. Nasa inyo kung gagamitin nyo or hindi. Pero yun, ito yung mga bio fertilizer kasi ito natural siyang mga fertilizer tsaka insecticide. Karamihan po sa ginagamit ko ay brand ng Agronica. Yung Omega fertilizer nila. So granules po yan. Ayun yung tinutunaw namin sa tubig para i-fertilize weekly. Yung Formula 1, yung Optimax, saka yung Magic. Magic ayun yung fungicide, natural fungicide. Yan yung Optimax, tapos yung Formula 1, yan naman po yung natural insecticide na ginagamit namin. Gumagamit kami ng foliar fertilizer, yung Among. So, yan yung mga product na ginagamit namin. Tapos, umorder din kami ng banana twine, kagulay yan. Tapos, yung vegetable twine, plastic twine. Gumamit din kami ng chicken manure. Diba? Yung organic fertilizer din yan. So, yan, yung chicken manure po, hindi nyo po pwedeng pagkaipot ng manok, pag na-dry na, tapos ilalagay nyo agad sa gulayan. So, may process po yan kung gusto nyo i-research kung how to cook chicken manure. Hindi yung ilalagay nyo sa apoy, hindi ganyan yung pag-cook ng chicken manure. At hindi nyo po pwedeng ilagay, kahit dry na po yan, kailangan nyo pa rin lutuin yun. Kasi pag hindi nyo niluto yan, inilagay nyo lang sa halaman, may mga bakterya pa yan, baka may mga sakit pa yan, fungus kung ano. Tapos, mainit po yan sa halaman. Thank you po everyone. Salamat sa pag-join dito sa ating live streaming. Salamat sa panonood. Please pray for our success. Lahat naman po ata ng nag-business ay gusto mag-success. So, and yan lang po. And ingat everyone. Be safe. Be kind. Be practical. See you po sa ating next live streaming.